Hello world, it's me, Dojo. Welcome back to my YouTube channel. So gusto ko lang isingit guys bago tayo mag-proceed dun sa mga nested ifs at mga loops. Gusto ko lang ituro muna sa inyo guys kung paano yung tinatawag natin na user input, okay? Ano ba yung user input? So yung user input guys, ito yung moment kung saan binibigyan natin ng ability yung ating mga users na mag-input ng sarili nilang value. So ano tong mga sinasabi ko na value, okay? Di pa pag gumagawa tayo ng program, dine-declare natin or ini-initialize natin yung variable tapos meron ng value. So sa user input guys, i-declare natin yung variable pero walang value kasi yung user ang mag-i-input ng value. Okay? Sila bahala kung anong gusto nilang ilagay. So para maipakita ko na sa inyo at ma-demo ko ng malinaw guys, open na natin yung ating code editor. So ang gamit ko ngayon is yung Visual Studio Code. So as you can see, dahil C++ yung gamit ko dito guys, hashtag include na naman tayo dyan. And then iostream, using namespace std, and then integer main, parenthesis, and then curly braces. Lagay na tayo ng return 0. So ngayon, 'di ba, yung sinasabi ko sa inyo, usually nag-i-initialize tayo ng variable, for example, integer age, tapos commonly nilalagyan na natin ng value, like kagaya niyan, integer age, ang value niya is 24. So pag sinabi natin user input, guys, wala tayong ilalagay na value. De-declare lang natin yung variable. Bakit walang value? Kasi yung user ang magbibigay ng value. So paano natin gagawin 'yon? Halimbawa na 'to, nag-declare tayo ng variable, wala siyang value. So paano ngayon magkakaroon 'yan ng value? Lalagyan 'yan ni user. E paano mo i-inform si user na kailangan nilagyan ng value yan. So, syempre, kailangan mo mag-character out. Kailangan mo mag-display. So, anong i-display mo? So, sabihin natin, enter your age, tapos space. So, pwede kang maglagay dyan ng end line, or pwede rin naman kung medyo tamad ka, ganyan na lang. Diba? So, pag nirun natin to guys, ang lalabas lang dito is itong character out. So, nakita ninyo, guys, lumabas lang yung enter your age, pero hindi ka naman talaga makakapag-type. Bakit ganon? Kasi character out lang naman yan. So, ano ngayon gagawin natin? Paano tayo makakapag-type dyan? Paano tayo makakapag-user input. So logically guys, kung merong character out kung saan nagde-display tayo ng value or ng strings, meron naman tinatawag na character in or cin. Ito naman yung moment kung saan humihingi ka na ng data from the user. Okay, kaya nga ang tawag sa kanya character in. At dahil kabaliktaran siya ni character out, so kabaliktaran din yung kanyang operators. Hindi ganito yung gagamitin natin. Greater than, okay, ganyan. Pagkatapos, so sabihin na natin nag-character out ka na, enter your age. Tapos tinype natin yung character in. So magta-type na ngayon si user, nag-character in na siya. Character in saan? So saan ba natin siya i-save? So for example, nag-enter na ng age yung user. Nag-character in na siya. Ngayon, saan natin ilalagay yung data na 'yon, yung age na 'yon? Syempre dun sa variable age. So ibig sabihin, dito ma-save na in-enter or yung value na in-enter ni user. So ngayon, pag sinave natin 'to tapos ni-run ko, this time guys, pwede na tayo mag-type, hindi kagaya kanina na meron lang message. So dito, ayan, nakita niyo, pwede na ako mag-type. 78. Pag in-enter ko yan, walang mangyayari kasi hanggang doon lang naman yung code natin. So, paano natin machi-check na talagang na-save dun sa variable yung value na in-import ng user natin? So, syempre, ika-character out mo or i-display mo yung variable. Diba? Paano mo malalaman yung laman yan kung hindi mo i-display? Diba? Ika-character out natin yung variable para ma-check natin kung yung in-enter ba ni user is na-save or na-character in dun sa variable. Okay? So, ngayon, ulitin natin, i-run natin. So, dito, pwede na tayo mag-enter. Enter natin, sabihin natin yung age ko is 90. Pag enter ko, dapat magka-character out kung ano yung in-enter ko. Ayan, nag-character out yung 90, di ba? So ngayon, dagdagan natin para medyo masaya, medyo tricky. So mag-concatenate tayo, maglagay tayo ng strings. Sabihin natin, edad mo ay, tapos space para hindi magkadikit. Tapos lagyan natin ng backslash n para lumaktaw. So ang edad mo ay, tapos ipiprint natin yung variable. Okay? So ngayon, kung ano yung i-enter natin doon, yun ang lalabas na value ni age. So irarun natin. So as you can see, may lumabas na prompt. Lagay natin, ah, sabihin ko yung edad ko is 100. Pag enter ko nyan, lalabas ngayon yung character out natin na ang edad mo ay 100. So ganyan yung user input guys. So ito, display lang to. Paano naman kung gusto natin gamitin yung user input na may kasamang operation? So ganito guys. So guys, yung sequence ng topic nga pala natin ngayon is based dun sa PDF na ginawa ko. So meron akong PDF na ginawa na I really think magiging useful sa inyo kapag nag-aaral kayo. So sa PDF na to guys, nakalagay yung summary ng explanation ko. So naglagay din ako ng mga code snippets, yung mga code na ginamit ko dito sa pagbablog, na I really think maganda na meron ka nito habang nag-aaral ka ng programming, dahil kung sa video ka lang manonood, medyo nakakapagod mag backward and forward. So mas maganda meron kang kopyahan. If you want, pwede mo siyang i-download na dyan yung link sa description sa baba, okay? Paano naman kung gusto natin gamitin yung user input na may kasamang operation? So ganito guys. So burahin natin lahat, tapos gumawa tayo ng panibagong variable. So sabihin natin, mag-a-add tayo ng dalawang number, sobrang basic nito. So syempre, dahil number yan,
guys, integer. Sabihin natin yung unang variable natin is si n1. Tapos pwede na nating isama diyan yung isang variable natin kung pareha naman silang integer, 'di ba? Bakit magaganyan ka pa? So ilagay mo na lang din diyan, maglagay ka lang ng comma. Okay? Tapos si n2. Then end of the statement. So dito nag-declare tayo ng dalawang integer variable, si n1 at saka si n2. Tapos anong gusto nating gawin? Sabihin natin na gusto natin mag-a-add si n1 at si n2. Tapos meron tayong variable nila pero wala pang value. So anong gagawin mo? Magpi-print ka. Magka-character out ka. Anong ika-character out mo? Edi sabihin mo dun sa user, maglagay ka ng number kay num1. Enter the first number. Diba? Yan. Tapos, end of the statement. So, after mo makapag-display, anong next mong gagawin? Siyempre, dahil mag-enter siya, kailangan mo nang i-code yung character in. Saan niya ilalagay yung i-enter niya? Diba? Character in, saan? Dahil first number yan, guys, edi kay n1 natin yan ika-character in. So, yung i-enter ni user, masisave yun dito or maka-character in yun sa variable na n1. Yun yung magiging value niya ngayon. O sabihin natin, eto na, meron ng value si n1. Yung i-enter ni user. Sunod, paano naman si n2? E di i-copy lang natin to lahat. Okay, tapos, i-paste lang natin sa baba. Ngayon, palitan lang natin yung variable. Masisave na kay n2. Ang alin? So, yung second number na yung hihingi natin. So, sa second time, ang magpiprint or ang magka-character out, enter the second number. Sabihin na natin, kunyari, nakapag-enter na si user ng number 1 or ng first number. Nakapag-enter na rin siya ng second number. Eh, gusto ko mag-add sila. Diba? Yun yung gusto natin gawin. For example, gumagawa ka ng calculator. So, dahil magkakaroon naman ng another value, yun yung result, diba? Or yung total, yung sum. Ibig sabihin yun, guys, kailangan mo na naman mag-declare pa ng isang integer. So, anong pangalan nitong integer na to? Siya yung result or pwede mo rin sabihin dahil addition, sum. So, ano ngayon magiging value ni sum? Ganito yan. So, equals, yan yung magiging value ni sum. Ano magiging value ni sum? Kapag kasi n1 ay na-add or na-plus kay n2. End of the statement. So, kapag kasi n1 ay na-add kay n2, yun yung magiging value ni sum. So, paano natin ngayon malalaman? Paano natin makikita yung total kapag nag-add na tayo? Siyempre, ika-character out mo. Diba? Ang alin? Si n1? Hindi. Ika-character out mo yung sum para makita mo kung ano yung total. Okay, guys. So, ibig sabihin nito, pag niran natin to, makakagawa na tayo ng basic calculator na gumagamit ng addition. Iran natin. So, dito guys, nakalagay, enter the first number, sabihin natin, 10, tapos plus second number, 40. Diba, ang sagot, 50. So, dapat, pag in-enter ko to, ang lalabas is 50. Okay, guys? So, pwede mong lagyan ng ano yan, words. Mag-concatenate ka. Sabihin natin, lagay tayo ng string, the sum is, space, o, 50. Ngayon, pag niran ko to, pili tayo ng ibang dalawang number. So, first number, sabihin natin, 5 plus 20, the sum is 25. Okay? So, ito guys is para sa user input sa integer. So, papaano naman kung gusto natin string naman? And guys, meron nga pala akong ginawang PDF guys kung saan ko nilagay yung summary ng explanation ko dito. Also, yung mga codes na ginamit ko na pwede kong i-share sa inyo. So, I really think na magiging useful to kung nag-aaral ka ng coding kasi kung video ka lang manonood, medyo mahirap kasi kailangan pang mag-backward and forward, di ba? Kapag ka meron kang gustong hanapin. Pero kapag ka meron kang kopyahan guys, magiging madali sa'yo yung lahat. So, kung gusto mo siya i-download guys, nandyan yung link sa description sa baba ng PDF learning materials, okay? So, papaano naman kung gusto natin string naman? So, burahin natin to lahat. Ganun lang din, guys, yung principle. Siyempre, dahil gusto natin magkaroon ng string, so, kailangan natin mag-declare ng string variable. Sabihin natin, string, ang pangalan niya is name. Tapos, end of the statement, hindi mo lalagyan ng value kasi nga user input yung topic natin, diba? Si user ang maglalagay. So, ngayon, anong una mong gagawin? Anong gusto mong unang gagawin ng program mo? Diba? Siyempre, magka-character out yung program mo para alam ni user kung ano yung gagawin niya. Character out, tapos sabihin natin, lagay mo name mo, tapos end of the statement. Yan, character out lang yan guys, hindi pa yan character in. Siyempre, magta-type na siya, so kailangan mo naman maglagay ng character in. Character in saan? Saan niya isi-save? Dun sa variable na ginawa mo. Dahil pangalan yan, string variable yan, di ba? So, dyan mo ilalagay ngayon yan. O, masisave yung character in niya dun sa variable na name. Okay? Ngayon, paano natin malalaman na gumana nga at nakapag user input nga siya at na-save nga doon sa string variable na name. So, ipiprint mo, ika-character out mo para makita mo kung talaga bang nag-save yung pangalan niya. So, maglagay muna tayo ng dugtong, sabihin natin, kumusta, space. Tapos, lagay mo ngayon yung variable para lumabas yung value. Then, end of the statement. Pag niran ko to, ayan, lagay mo yung name mo.
Budoy. Enter. Oh, di ba? Kumusta, Budoy? Ganon. So, ito naman, guys, is the string value. So, ito lang yung maiksing paliwanag ng user input. Kaya ako ito pinaliwanag ngayon kasi para pagdating natin sa nested if for loops, hindi ko na to ipapaliwanag pa or hindi ko na siya i-code. Recta variable na ako ngayon. Kung gusto ninyo lagyan ng user input, gagawin nyo lang to, di ba? Ito lang yung gagawin ninyo. Wala kayong masyadong itadagdag. Pagka-mention nyo nito, pwede na kayong magtuloy dun sa mga control structure like if else statement. Pero yung pinaka-variable ninyo, guys, eto. Ito yung magiging variable ninyo. Meron siyang user input. Kung gusto nyo lang naman. So, kasi dun sa mga vlog na gagawin ko, hindi na ako mag-mention ng user input. Ang gagawin ko is initialization. Kumbaga, i-declare ko yung variable tapos lalagyan ko na siya ng value. Ganyan. Diba? Para maiksi lang yung code natin. Okay, guys. That's all for today's video. So, next na topic natin, pag-aaralan natin yung nested if. Paano ba mag-code ng nested if?